Hello, good morning guys. Magandang umaga sa ating lahat. And oras na naman ng pahinga, but before ako magpapahinga sana, sinubukan kong gawan ng paraan yung matagal ko nang pinoproblema sa aking pagiging sa aking pagbablog. Ayan. Ito po yung related po ito dun sa channel ko way back in 2011 na na-block or as in totally block yung email. And then yung email na yon ay connected sa aking Google AdSense account. And we all know we cannot create more than one account sa YouTube. Bawal yon. And pag nalaman ni YouTube, buburahin yung channel mo. Likewise, sa Google AdSense naman, bawal din. Once na nalaman nilang may dalawang Google AdSense account ka, i-delete din or i-block din yung account na yon, yung account mo sa Google AdSense. Okay, my problem is verified yung aking Google AdSense account. Wherein, nagpadala na sila ng PIN number or PIN code sa aking mailing address. So, ang magiging problema doon is hindi na ako makakapag-verify ulit ng panibagong Google AdSense account. Unang-una, yung ID ko, yung pangalan ko, address ko, naka-record na sa kanila. And kung gagawa ko sa gamit ang panibagong email, madedetect lang din nila. So, napakalaking problema. Kaya lagi kong sinasabi dati na hindi ako mamomonetize sa YouTube. Fortunately, I ran some test or research and some trial and error. Kumbaga, kinalikot ko yung AdSense account ko. And yun, nagawang ko ng solusyon. Yun yung isa-share ko po sa inyo ngayon. Gusto kong i-share para sa mga kagaya ko o sa mga tao dyan o mga vloggers dyan na nagkaroon din ng same problem as mine, eh medyo wag na kayong mag-alala. May solusyon. Okay, so ganito po ang ginawa ko. Nag-create ako ng panibagong user. Then, in-invite ko sa Google AdSense account ko. Sinet ko as administrator. And then, nag-login ako using that new administrator account and binura ko yung dating account ko, dating email. Basta yung dating email ko sa Google AdSense. Which removed my email address from that account. And yun na nga, pwede ko na siyang i-connect sa YouTube. Once na na-reach ko na yung goal o yung requirements for monetization sa YouTube. So, paano ko ginawa yun? Ito po, isa-share ko yung screen and ituturo ko sa inyo kung paano. Isa-share ko yung screen ng aking AdSense. Ituturo ko po sa inyo kung paano yung ginawa ko. Okay, so ito, sa-share natin. Share. Yan. Share. There you go. Okay. So, ito po yung aking Google AdSense account ngayon. Natanggal ko na yung account. Medyo, kita nyo, inactive na yung, nag-expire na po yung hosting ko. Actually, hindi ko na nabayaran. Dahil unang-una, hindi na rin ako nag-upload ng mga bagong article. So, humina yung kita dahil kumunti yung kanyang visitors. Hindi ko na rin naasikaso kasi sa dami ng trabaho. So, yun. Last month, actually 3 months na hindi siya kumikita. Pero may natitira pa siyang $16 na balance. Makukuha ko yan, madadagdagan yan. Hindi naman mawawala yan eh. Pagka na-money na ako sa YouTube, madadagdagan yan. Okay, o kaya once na ma-upload ko ngayon itong panibagong site na ginawa ko, yun, kukonek ulit dito,
magkakaroon ulit ng panibagong source of income. Okay, so paano ko ginawa yun? Paano ako nagdagdag ng administrator accounts dito sa aking Google AdSense? And then, tsaka ko binura yung dating administrator account. So kung meron ka ng dating Google AdSense na verified na at gusto mong baguhin yung email or yung account na nakalagay doon para hindi siya ma-detect ni YouTube na naban pala yung dating yung email na naka-connect doon sa AdSense na yon, mag-login ka muna kung ikaw yung administrator ng AdSense account na yon. Mag-login ka sa iyong AdSense account and then pumunta ka sa account link dito sa sidebar, account button. Click mo yan. Okay. Then scroll down. Pumunta ka sa access and authorization. Okay. Oops. Ayan. And then user management. Ayan. Pag na-click mo yung user management, ito ma-open to. So ngayon, di halimbawa, ito yung naban sana, mga eskwalbularyo, pero yung naban kasi sa akin yung jrlugod@gmail.com. So tinanggal ko yun. Ngayon, ang gawin mo is mag-enter ka ng ibang email. Halimbawa, kasha@gmail.com. Click invite. Okay. So para maging administrator yung kailangan maging administrator yung in-invite mong account. Para nang sa ganun, may kakayahan siya para burahin yung dating administrator account na to. Okay, para mabura to, kailangan maging administrator din to yung account na to. So gagawin natin, che-check natin yung administrator checkbox. Okay, so loading. Yan. Once na na-check na yan, once done, mag-log out ka, pumunta ka sa email mo. Okay. Punta ka sa email mo. Meron silang isesend doon na email, doon sa email mo, dito sa CASTCHA, yung in-invite mong email. Meron silang isesend doon na email sa'yo that contains the information, the instruction on how to accept the invitation. Meron kang ikiklik na link doon, i-open mo siya in incognito mode. Ayan, no? Private browsing. I-click mo lang yon, then yun na. Accepted na. Mag-login ka ulit sa account mo using the new email. Ah. Mag-login ka ulit using the new email. Then, merong X dito. Sana may magpapakita ng X button or close button. Click mo lang yun. Parang ganito siya. Pero meron din dito sana. Gagawin mo, yun ang kiklik mo yung nandito sa tatanggalin mong account. Okay, so tanggalin natin to dahil yan, and then click OK. Ayun. So yung natirang email, yun na yung administrator mismo ng Google AdSense mo. So pwede mo na siyang i-connect ulit sa YouTube channel mo. Okay, so yun lang po mga kaibigan. Gusto ko lang i-share kasi nga alam ko may mga kapwa pa rin diyan na nagkakaproblema sa kanilang Google AdSense account. So, yun. Hopefully nakatulong. And please support my channel so that I can continue creating quality contents, quality and helpful content. Ayan. Please help my channel by clicking the subscribe button. Okay, and of course, pakishare na rin po ito sa ating mga kaibigan, yan, sa ating mga channel, sa ating mga social media account, pakishare na rin po. Sana makatulong po ito sa ibang mga kakilala natin o tayo mismo. Sana matulungan tayo ng video content na to. Okay guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, narito pong muli ang inyong abang lingkod
si Rodrigo Pascual Lugo Jr., also known as Mang Isko Albularyo. Sa mga gustong mag-PM sa akin ng inyong mga katanungan sa kahit na anong larangan, i-add po ninyo ako sa Facebook, Adobong Space Tikbalang. Ayan, Adobong Tikbalang, i-add po ninyo ako sa Facebook. Then mag-send lang po kayo ng private message sa aking messenger. And sasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. Okay, so hanggang sa muli mga kaibigan, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless.